Hello sa mga viewers and followers natin dyan! Sa video na ito ay dadalhin ko naman kayo sa kung paano nga ba nila ihinahalo ang chicken manure sa lupa o monkey wall ang tawag namin at kung ilang days bago dapat ito tanman. Sa mga nagtatanong pala dati sa mga previous videos ko kung saan daw kami bumibili ng chicken manure, ito na po yung sagot. May mga financiers kasi kami. Kaya sila ang bumibili ng mga manure. Ang sabi nila sa amin, sa Shilan, La Trinidad, Benguet sila bumibili. Hindi ko alam kung saan kumukuha yung ibang financiers or suppliers ng garden dito. So ito na nga, binubuhat ang isang buong sako ng manure or chicken dung papunta sa garden. Yan. Ngayon naman ay i-spread ito sa top ng planting beds gaya ng ginagawa ni Kuya. Ganyan. So imagine nyo na lang, pagbasa yan, tapos kinakamay lang niya, tapos may amoy pa, pasintabi po sa mga kumakain. Siya nga pala, bago mag-spread, ay ifa-flat muna yung beds gaya ng ginagawa nito, si Kuya. Yan. Ifa-flat niya, tapos yun naman yung lalagyan ng manure. Tapos ay ganito na nila ihinahalo ang manure sa lupa gamit yung asarol na parang tinidor. Ano, comment nyo nga below kung ano yung tawag nyo dito. Hindi po kasi ako Tagalog. Kumbaga, nagtatagalog lang ako para sa ating ibang viewers at nang maunawaan po nila ang ating mga pinagsasabi. So, ang alam ko asarol, pero may para siyang tinidor. Pakisabi na lang sa comment section ko ano po yung tawag, yung tamang term dito. Anyway, pagkatapos pala mahalo lahat ng manure, didiligan ito gamit ang rainbird sprinklers. Kung may ulan, mas maigi. At palilipasin ang 10 to 14 days para makompose ang chicken dung sa lupa bago ito tanman ng carrots. Sa ngayon, ay sa carrots at repolyo lang muna ako familiar dahil ito ang madalas tanim nila dito sa amin. So ayan, maraming salamat ulit sa mga matyaga nating viewers na nakaabot hanggang dito sa huli ng ating video. Abangan nyo ulit ang next upload ko, yung pagpe-prepare ng tatanman o mangkama sa term namin. So bye muna! Salamat ulit!